pulis, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay dahil sa alalanin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipag puno para sa kanyang grupo, yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya, hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan, hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari, sa dami ng nagawa yung din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta, handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos, di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po tatay Digong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig, pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di nyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan, dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya, na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong at pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon kahit siya'y masagad, at pinipilit niyan lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari, dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Di lang kayo, pati siya ay gusto na rin sumuko, pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangako siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat, tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Di iindahin mga sakit ng salita niyo, dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidenteng di dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala niyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay dahil sa alalanin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo, at handa na makipag puno para sa kanyang grupo, yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya, hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan, hindi ininda ang bigat.